bang makita sagot sa iyong panalangin at maranasan ang pagpapala niya sa akin. Gusto mo bang marating ang matayong natanawin? Masa tayo sa Diyos at ito'y malarating. Hintayin mo lang ang hangin. Ang Espiritu ang mag-aangas sa atin. Binipad na tulad ng mga agila. Lumalakas ang sino bang nagtitiwala. Kahit may bagyo, hindi mananamba. Binipad na tulad ng mga agila. Pagpapala sa marami, sasagadahin ka upang ikaw ay magamit. Gusto mo bang umangat at lumipad sa langit? Saan mo ang puso mo ang imposible mangyayari? Hintayin mo lang ang hangin. Ang Espiritu ang mag-aangas sa atin. Dilipad na tulad ng mga agila. Lumalakas ang sino bang nagtitiwala. Kahit may bagyo, hindi magagamba. Dilipad na tulad
blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Comfy Cavite Bay. God is true all the time. God is good all the time. God is true all the time. God is good all the time. Thank you, Lord. God is good all the time. And all the time, God is good. Welcome to our OPM, our online prayer meeting from Mondays to Fridays from 7 p.m. lamang po hanggang 8 p.m. Ako nga po pala si Sis Ruth at kami ang Pro Ministry. Ayan. So, nasa third day na po tayo ng ating prayer and fasting. Glory to God, pinagpalang umaga, tanghali at gabi sa mga kapatid natin dyan, mga early birds na nanonood ng live at mga manonood ng replay. Ayan, binabati natin. Good evening sa'yo, Mami Ading and Kuya RJ. Good evening po, Sis Novi and Sis Michelle Montoya. And binabati rin natin dyan yung mga kapatid natin na nanonood sa kanila mga tahanan, trabaho, opisina. Ayan, glory to God, mga kapatid. Thank you, Lord. Mga kapatid, huwag din po natin kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel para naman po updated tayo sa replays ng ating services, sa glow videos din po natin, sa timeouts, at maging sa composition din po. Ayan, thank you, Lord. Binabati po natin si Bishop Ricky, Reverend John, Pastor John. Satellite and international churches po natin sa JCOMFY Canada, Greece, Chicago, Thailand, and Macau. Binabati din po natin ang mga kapatid natin sa ibang bansa, sa China, sa Japan. Yan, kanbanwa po sa inyong mga kapatid. Binabati rin natin yung mga kapatid natin dyan. Kung first time yung manonood ng live sa ating OPM, kung kayo ay new blessings, just comment here below ng new blessings, mga kapatid. Ayan. And then, ayun din, watch and be blessed, mga kapatid. Paniguradong pagpapalain kayo sa ating mga kapatid, be part ng ating digital evangelism by hitting the share button na makikita sa inyo. Don't forget na itag ang inyong loved ones, kaklase, kaibigan, relatives, o ka-work nyo man para makasamahan nila tayo na makapanood at makapakinig ng salita na ito. Yan, thank you, Lord. So, mag-pray na muna tayo. Thank you, Lord. Sa pagpapatuloy, mga kapatid, tayo ay manalangin. Let us close our eyes, bow our head as we feel the presence of the Lord. Thank you, Lord. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat sa malayang oras na ipinagkaloob mo sa amin sa araw na ito, Panginoon. Lord God, ngayon nagkatibay-tibay kami para sa pangatlong araw ng aming prayer and fasting, Panginoon. Maraming salamat sa kaligtasan na kami ay nagkasama-sama, Panginoon. Sa kalakasan, Panginoon, maraming salamat po. And Lord God, tapos na po tayo mag-pray.
So sa mga kakapasok lamang po dyan, kakatapos lamang po natin mag-pray. And pinapaalala din po namin ang ating Operation Bangon, ang Rise Up, Build Up, ang pagkakaisa natin sa pagpapatayo ng ating sariling sanktuaryo. At nagpapasalamat din po kami sa aming faithful Kingdom Partners at Kingdom Builders na patuloy sumusuporta sa ating gawain sa pamamagitan ng pagbibigay. Alright, thank you Lord. And kantahan muna natin si Lord ang title ng ating kakantahin ngayon. Ay tatapusin ang takbuhin. So wait lang natin yung media team sa lyrics ng kanta. So makikita nyo yan sa ating comment section. Takbuhin ko, itutuon ang aking mata sa'yo, Panginoon.
kapatid, sa inyong pagsama sa ating pag-awit at pagsamba sa ating Panginoon. Ngayon naman, sasamahan tayo ng ating men's ministry sa ating Young Pro para sa ating comfy break at sa ating word. Thank you, Lord! Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa Comfy Break. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Ayan, ito na ang ating katanungan. Bakit importante ang Red Sea? Alam nyo ba, mahigit na 3,000 taon ang nakalipas ayon sa aklat ni Exodo. Inuunat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat at binalik ng Panginoon ang dagat sa pamamagitan ng malakas na hanging silangan sa buong gabi ngayon at ginawang tuyong lupa ang dagat at ang tubig ay nahati. At pagkatapos, ayon sa Biblia, ang mga Israelita ay malaya na mula sa pamumuno ng paraon. Ayon. Ito pa ang isang preview natin. Alam nyo ba, ang Red Sea ay nakalocate sa Middle East between Egypt and Saudi Arabia. Ayan talaga naman. At ito ay napapalibutan ng mga t-shirt. Ayan. Kinilala din ang Red Sea bilang world hottest and saltiest sea water. Ang init nito ay mula 30% Celsius at 86 Fahrenheit. At ang tubig ay sumingaw mula dito ay napakabilis na ginawa itong lubhang maalat ang tubig. Ang Red Sea ngayon ay nabibilang sa top tourist spot sa mundong sikat at ito sa pag-scuba, diving at snorkeling dahil sa tinayang nasa higit 1,200 species of fish at 250 species of coral. Ayan. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Raymer Kianco, kami nga pala ang Young Pro Ministry. Yan, thank you Lord sa ating mga kapatid sa Young Pro Ministry at sa Women's Ministry na Young Pro. At ngayon mga kapatid, magbabasa na po tayo ng salita ng ating Panginoon at matatagpuan mo ito sa Exodus chapter 14 verse 26 to 31. At yan, buksan mo na kapatid ang iyong Bible. Salamat sa Panginoon. Thank you, Jesus. Dito, mga kapatid, sinabi ni Yahweh kay Moises, itapat mo ang iyong tuhod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Ehipsyo pati ang kanilang mga karuahe. Sa verse 27, ganoon nga ang ginawa ni Moises. At sa pagbubukang liwayway, nung balik sa dati ang dagat. Amen. Ang mga Ehipsyo ay nagsikap makatakas. Ngunit pinalakas ni Yahweh ang pagbagsa ng tubig. Kaya't nanulod silang lahat. Sa tuwing mga kapatid, nang bumalik sa dati ang dagat, natabunan na mga karuahit kabayo ng paraon. Pati kanyang buong hukbo. At wala ni
isamang natira. Verse 29, ngunit ang mga Israelita ay nakatawid sa dagat. Amen. Natuyo ang lupa ng kanilang dinaanan sa pagitan ng tubig ng araw pader. Verse 30, ng araw na iyon, ang mga Israelita ay iniligtas ni Yahweh sa mga Hebrew. Nakita nila ang bangkay ng mga Hebrew. Nagwagwapuhang mga kalalakihan sa Young Pro Ministry. Tawagin na po natin sila. Nandyan na po si Brother Genesis. Thank you, Lord. And Brother Jallo. And Brother Cyril. Ayan, tawagin na natin sila. Thank you, Lord, Brother JV. Muli ako nga pala si Brother Genesis at kasama ko tonight si Brother Cyril, Brother Jallo. And we're going to share with you 3 points to ponder sa kwentong ating binasa, Exodus chapter 14. Wow, thank you Lord. Beyond borders sa buhay ng mga Israelita kasama ni Moises. But before we share our 3 points, gusto ko muna kayong tanungin mga kapatid, ano nga ba ang faith? Ano nga bang pananampalataya? Sabi sa English Dictionary, faith is your full trust and confidence into someone or something. Ginagamit rin natin ang salitang faith or pananampalataya bilang panghalili sa mga salitang pag-asa, paniniwala, at pagtitiwala. Ano nga bang mga halimbawa nito? Alam ko makakarili tayo dito bilang may estudyante. Nakapagpapalapit ng exams, naglalaan tayo ng sapat na oras at panahon para mag-review ng napakaraming lectures and modules. At kapag nagawa na nating masagutan lahat ng exams at confident tayo sa mga sagot natin, we are faithful or we are hopeful na may papasa natin ang subject na to. Ganon din sa mga kapatid natin dyan na naghahanap ng trabaho. If you are applying for your desired position sa isang establishment at nagawa mong ma-impress ang iyong boss or manager, you are faithful na ma-hire ka sa posisyon na yon. That's faith. At ganon din sa buhay ng mga bata. Through gradual process, sa unti-unting paglalakad ng mga bata at pagtuturo ng mga magulang nito sa kanyang paglalakad, kahit ilang beses siyang madapa at masugatan, hindi niya ito alintana. Dahil lahat ng nakapaligid sa kanya is faithful and hopeful na magagawa niyang maglakad ng maayos in due time. Amen. Ilan lamang yun sa mga halimbawa or konsepto ng faith dito sa mundo. But if we're going to seek or search the word faith in the context of the Bible, napakaraming kwentong matutunghayan natin. And to give you a brief definition of what faith is, matatagpuan natin ito, Hebrews chapter 11 verse 1. Now, faith is being sure of what we hope for, uncertain of what we do not see. Amen. Thank you, Lord. Bilang mga mananampalataya at nakatanggap kay Lord, we are hopeful and faithful that God is dependable and keeps His promise. And because of who God is, we are certain that in due time, we will receive His promises of salvation and eternal life. And with that, our first point is, faith is the first step towards the promise. Wow! Thank you, Lord. Ito ang unang hakbang upang mapagtagumpayan natin ang ating takbuhin bilang mga Kristiyano. Yes, mga kapatid. Sabi nga,
ng African-American minister na si Martin Luther King Jr., faith is the first step even when you don't see the whole staircase. Nananampalataya ka kahit hindi mo nakita ang kabuuan ng hagdan, pero may pananampalataya ka na makakarating ka sa destinasyon mo, still ihahakbang mo ang mga paa mo. Ganoon din sa ating mga Kristiyano. Faith is the first step towards the promise even when you don't see God. Sa ating binasa in Exodus chapter 14 verse 14, sabi doon, ang Panginoon na ang makikipaglaban para sa inyo. Hindi nyo na kailangan makipaglaban pa. Sabi ito ni Moises, because during that time, natatakot na ang mga Israelites. Dahil ikaw ba naman sugurin ka ng napakaraming sundalo at mga karwahe. And during that miserable time, pwede na silang mamatay nun. Diba? But because Moises was faithful at dahil ang mga Israelita ay nakinig, God was able to deliver them into the promised land. At marahil maraming mga tao ang sinusunod pa rin ang prinsipyo nila na to see is to believe. Bakit ako maniniwala sa Lord, hindi ko pa naman siya nakikita face to face? Paano ko mabibuild yung faith ko or your confidence ko kung hindi ko pa nakikita ang mga ebidensya nito? Pero mali, mga kapatid, dahil bilang mga Kristiyano, true and genuine faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. Amen. Thank you, Lord. Kaya ngayon, mga kapatid, kung tatanungin ko kayo, nasaan nga ba ang faith natin? Nakanino ba ang faith mo, kapatid? Nasa mundo pa rin ba? Nasa pananalapi pa rin ba? Nasa negosyo mo? Nasa mga taong malalapitan mo agad in times of crisis? Kapatid, all of them are temporal. All of them will eventually fail you and will make you miserable when time comes. But God is eternal. God is easy to call. And God doesn't change. Sabi nga sa verse 25 ng ating binasa, nang malaman na ng mga Egyptian na kasama na ng Lord si Moises at maging ang buong lahi ng Israelites pagtawid sa Promised Land, sabi ng mga Egyptian, umatras na lang tayo dahil ang Panginoon na ang lumalaban para sa kanila. Kapag kasama natin ang Panginoon at kapag may pananampalataya tayo sa Panginoon, hindi tayo maliligaw at hindi tayo makikitil ng takot o kahit anumang mga unos na darating sa ating buhay. So, gusto niyo bang maranasan ang promises ng Lord? Then, open your heart and then, take the first step. Have faith in the Lord. Bilang isang Kristiyano, before pa ako matagpuan ng Lord, isa rin akong takot, miserable, at nagda-doubt dahil hindi ko alam kung ano nga bang faith. I don't truly understand what faith is and what it feels to be like to have a genuine faith. But because Christ found me at nakakilala ko ng church na naglapit sa akin sa Panginoon, kagaya niyo mga kapatid, heto ako ngayon, patuloy na nananampalataya sa Panginoon at patuloy na ginagabayan ng kanyang presensya, ng kanyang wisdom, patungo sa Promised Land. Kaya ang unang step, mga kapatid, faith is the first step towards the promise. Thank you, Lord, mga kapatid. Yes, Brother Jenny says, faith is the first step towards the promise. Ngayon naman, para sa ating pangalawang punto, basahin natin yung 19 verse 26 NIV. Sabi dito, with men, this is impossible. But with God, all things are possible. Amen! Para sa ating pangalawang punto, faith surpasses impossibilities. Faith surpasses impossibilities. Ngayong naibahagi na sa atin ni Brother Jen na ang unang hakbang patungo sa pangako ay ang pagkakaroon ng pananampalataya na ito ay tuto pa rin ng Diyos. Ngayon naman, para sa ating pangalawang punto, mahalaga na malaman natin kung paano nga ba na ang pananampalataya ay humihigit sa mga bagay na imposible at kung anong epekto nito sa atin bilang mga mananampalataya. Faith surpasses impossibilities. Simple lang naman yung pinakagusto sabihin ng punto natin dito. Yung mga bagay na kayang gawin ng pinananampalatayaan natin ay hindi limitado sa mga bagay na imposible sa paningin natin mga tao. Makikita natin to sa binasa nating storya kanina. Andyan yung sa sitwasyon pa lang ng mga Israelita na kinausap ni Moises yung paraon na pwede po bang lumabas ang mga Israelita, umalis para mag-alay kay Yahweh. Doon pa lang, napaka-imposible na sa unang tingin kasi bakit papayag yung paraon na paalisin tayo samantalang mga alipin nila tayo, pwede tayong tumakas at hindi na bumalik at mawawalan sila ng mga alipin. Doon pa lang,
hindi na talaga papayag yung paraon. Hindi na siya rasyonal. Imposible na siya. Ganun din naman sa sitwasyon mismo ng context ng Exodus 14 na hinahabol sila sa likuran ng mga Egyptyo habang sa harapan naman nila ay isang dagat na napakalaki na imposible matawid. Kaya talagang sa unang tingin, Lord, imposible yun na. Talagang wala ng paraan, wala ng takas, pero paulit-ulit pinapatunayan ng Diyos na kahit imposible sa ating paningin, kayang-kaya pa rin niya yung gawin. At napakarami pa sa istorya kung babalikan natin yung buong Exodus, yung paglalakbay ng mga Israelita sa wilderness, papunta sa lupang pangako, napakaraming pagkakataon. Provision, protection, Lord, paano kami mananalo sa kanila? Lord, saan kami kukuha ng pagkain? Gutom na kami. Lahat imposible. Sa gitna ng gubat, ng wilderness, ng desierto, saan kukuha ng pagkain? Talagang, Lord, si Lord ang gumagawa ng paraan kahit imposible sa paningin ng mga Israelita. Faith surpasses impossibilities. At ganun din sa buhay nating mga mananampalataya, lalo na ngayong 2023, umaasa tayo sa Beyond Borders at talagang very relatable sa ating lahat. Yung lupa, yung sariling sanktuaryo na pinaka-inaasahan natin na hanggang ngayon, talagang very clear pa rin sa akin yung feeling, yung view nung time na yun, nasa 4th floor Jollibee, kalinisan pa tayo. Ito yung time na sobrang talagang, ang tamang term, bagsak, malungkot, nag-aalala. Dahil wala na tayong lugar kung saan pwede mag-gather sa susunod na mga gathering. Kasi pinapaalis na tayo eh. Talagang lahat doon saan kami pupunta. Pero isipin nyo yun mga kapatid, dati pinagpipray lang natin na, Lord, sigurado kami sa kalooban mo. Magkakaroon kami ng sariling lupa. Ngayon, tinatapak-tapakan na natin every now and then tuwing nagkakaroon tayo ng gathering sa lugar na yun. Kaya mga kapatid, walang imposible sa ating Panginoon. Hindi limitado yung pananampalataya natin sa mga bagay na imposible sa paningin natin. Salamat sa Diyos. Ngayon naman, alam na natin, ay, okay, Brother Sai, so bilang mananampalataya, hindi pala limitado ng imposible yung mga pwede kong asahan sa Lord. Napakadali naman pala maging mananampalataya. Kailangan ko lang magkaroon ng faith, tapos darating na kahit imposible para sa akin. Parang ang dali naman, Brother Sai. Mga kapatid, gusto ko lang linawin. Oo, alam natin, pinaniniwalaan natin, pinananampalatayaan natin na lahat ay kayang gawin ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin magiging madali na magkaroon ng pananampalataya. Dahil totoo naman mga kapatid, sa maraming pagkakataon kapag may pangako tayong pinangahawakan mula sa ating Panginoon, sa umpisa ng pangako, wala tayong kahit anong pwedeng panghawakan na ebidensya na matutupad nga yung pangako maliban sa pananampalataya na meron tayo. Kasi maraming pagkakataon dyan, gusto kong makalaya sa utang. Pero kung titingin ka sa sarili mo, Lord, wala akong trabaho, walang pangbayad, walang savings, yung mga nilalapitan ko, sawang-sawa na sa akin kasi may utang pa rin ako sa kanila. Parang imposible, Lord. Ah. Pero pinangako ng Lord na magkakaroon ko ng buhay na maginhawa dito sa lupa. Pangako niya yun. Pero sa unang tingin, wala kang kahit anong ebidensya na matutupad yun. Ang tangin meron ka ay pananampalataya. Natutulungan ka ng Diyos makalaya. Sa utang mo na yun. Pero, ayun nga yung pinupunto natin. Alam mo na kayang gawin ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin, madali na. Madali na magkaroon ng pananampalataya. Dahil totoo naman, napaka-irasyonal. Wala sa normal na pag-iisip. Yung maniniwala ka na makakalaya ko sa utang kahit wala akong paraan para magbayad ng utang. Napakahirap maniwala kapag ganun. At totoo na sa mga ganun pagkakataon, kahit alam mo na faith surpasses impossibilities, dahil imposible sa paningin mo, may mga pagkakataon talagang darating yung pagdududa. Magdududa ka sa sarili mo, kahit yung mga malalapit sa'yo, magdududa eh. Ay, ayan, lalaya sa utang, ay, ayan, makakahanap ng trabaho, ay, ayan, makakalaya sa bisyo eh. Ganito na yung buhay niya eh. Mula dati pa, ganito na siya eh. Tama naman sila. Kung babalikan natin yung storya, maganda to eh. Pag nire-relate mo yung emotions mo dun sa binabasa mong storya, yung mga Israelita, hinahabol ng mga Egyptyo na gusto silang patayin. Walang daan sa harapan nila. Tapos sabi ng mga Israelita kay Moises, Moises, wala na ba mga paglibingan sa amin sa Egyptyo at dinala mo kami dito para mamatay? Takot na takot sila. Sa unang tingin, ang gara naman ng mga Israelita na to. Walang pananampalataya sa Diyos. Ikaw yun. Kasi alam mo na yung mangyayari. Pero kung ikaw yung nasa sitwasyon na yun, panigurado, takot ka rin. Sa madaling salita, kahit alam mo na, ulit-ulit pinapatunayan ng Diyos na kaya niyang gawin ang imposible.
kapag sa harapan mo, malabo, darating at darating talaga yung takot, yung pag-aalala, yung pangangamba. Kaya gusto ko tayo punto mga kapatid kasabay ng ating second point na faith surpasses impossibilities. Narinig yun ang katagang faith over fear? Faith over fear. Madalas ang nagiging pag-unawa ng mga tao dito, faith over fear. Bilang mananampalataya, dapat faith lang ang meron ako. Walang fear sa katawan ko. Walang worry. Walang takot na mararamdaman sa akin yung mga tao. Pero mga kapatid, oo, alam natin na kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay. Pero kahit anong gawin mo, ikaw ay tao at natural na response ng katawan mo, ng isip mo, ang takot at ang pag-aalala. Kaya mga kapatid, lagi natin tatandaan, faith surpasses impossibilities, but yes, we still feel fear, but we overcome it with the faith that we have. Hindi tayo immune sa takot. Talagang tinatubunan lang natin ng pananampalataya yung takot na nararamdaman natin. Kaya sa mga susunod na pagkakataon na mag-alala ka, saan kukuha ng pambayad, matakot ka, baka di ka matanggap. Lagi mong tatandaan, kapatid, normal na natatakot ako, pero nananampalataya ako na kahit imposible, kaya ng Diyos ito. Faith surpasses impossibilities. Para sa ating pangatlong punto, tingnan natin si Brother John. Amen! So bago ko ibigay ang ating pangatlong punto, review muna po tayo mga kapatid sa mga points na ibinigay ng ating mga kasama. Una, faith is the first step toward the promise. Second, faith surpasses impossibilities. Gusto nating tanggapin at makuha ang mga pinangako sa atin ng Panginoon ay kailangan bit-bit natin ang pananampalataya at alisin ang mga pagdududa sa ating mga isipan. At pangatlo naman na nais kong ipunto at ibigay at ibahagi sa inyo na paraan kung paano natin matatanggap ang mga ipinangako sa atin ng Panginoon, surround yourself with faith people. Dahil ang totoo niyan mga kapatid, hindi sa lahat ng pagkakataon ay malakas tayo. Hindi sa lahat ng pagkakataon nag-aalab yung pananampalataya mo. Kaya sa mga oras na ikaw ay nanghihina, sa mga oras na ikaw ay may agam-agam at takot sa iyong isipan, siguraduhin mo na tamang tao yung mga lalapitan mo. Sa mga oras na ikaw ay nalulungkot, may problema, kailangan natin ng kagaya ni Moises. Na gaya nung sinabi niya doon sa chapter 14, verses 13 to 14, sumagot si Moises, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Ehipsyong iyan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, umanatag lamang kayo. Nung mga oras na ang mga Israelita ay natatakot, nung mga oras na mga Israelita ay nangangamba sa kung ano yung maaaring mangyari sa buhay nila, may Moises na tumayo at nagpalakas ng loob nila. Ganun din sa atin mga kapatid. Sa mga panahon na ikaw ay nalulugmok, siguraduhin mo na ang mga tao na nasa paligid mo ay hindi magbibigay ng sakit ng ulo, hindi magpapahina o mas lalong magpapalugmok sa'yo. Siguraduhin natin, gaya mo, may pananampalataya sila na ang Diyos ay sasagot at magbibigay ng solusyon sa kung anuman ang problema na daladala mo. At totoo to kapatid, mas madaling maghintay at mas nagiging matibay tayo kapag mayroong ibang mga tao na nandiyan para sa atin. Pansanin ninyo, kapag mayroon tayo mga gathering, di ba? Na kahit alam mo na marami ka pang gagawin sa bahay, eh, andudong ka pa rin, nag-i-stay ka. Bakit? Kasi bukod sa nag-e-enjoy ka na kausap sila, alam mo kasi na panatag ka na yung mga taong ito, kaisa ko. Yung mga taong ito, kasama ko sa pananampalataya. Na anuman yung sasabihin ko sa kanila, mananatili sa amin lamang at hindi makakarating sa iba! Amen! Ito yung kahalagahan ng pagkakaroon natin, mga kapatid, sa pananampalataya. Dahil sa mga oras tayo ay nalulungkot, nakasisigurado tayo na meron tayong someone na malalapitan. Hindi ka huhusgahan, hindi ka i-judge na kung ano yung nakalagayan mo. Pagkos, ipapanalangin ka. At nawa, ganun nga ang nangyayari sa ating kapatiran. Na kapag may someone na lumalapit sa atin, hindi natin kaagad-agad hinuhusgahan. Hindi natin minamaliit sa kung ano man yung ibinabahagi sa atin. Pagkos, mas pinapalakas natin ang loob nila. Dahil yun ang importansya ng pagkakaroon natin ng samahan sa ating simbahan. Narinig nyo na ba yung katagang
ipakilala mo sa akin kung sino ang iyong mga kaibigan at ipapakilala ko sa iyo kung sino ka. Narinig niyo na ba yun, mga kapatid? Nung una, nagtataka ako, anong ibig sabihin nga ba nun? Kasi madalas ko yung naririnig sa mama ko eh. Ano nga bang ibig sabihin nun? Nung bata-bata pa ako, hindi ko pa siya naiintindihan. Pero time goes by. At nung ipinaliwanag at ipinaunawa sa akin ng Panginoon kung ano nga bang ibig sabihin nun na ipakilala mo sa akin kung sino ka at ipapakilala ko sa iyo kung sino ka, ibig sabihin lang pala, tayo ay nagiging kung sino yung mga taong malapit sa atin. Dahil alam mo, bilang mga tao, normal sa atin na gayahin, normal sa atin na i-imitate yung mga taong madalas nating kasama. Na kung paano sila magsalita, paano sila kumilos, paano sila makipagkapwa-tao, ay ganoon din ang nagiging kilos natin. Kasi, siyempre, tao tayo. Ayun ang tendency natin, gayahin at ulitin kung ano yung mga bagay na nasasaksihan natin. Ngayon, ito ang challenge sa ating mga Kristiyano. Dahil paglabas natin ng simbahan, napakaraming mga grupo ang maaari tayong samahan o maaari nating samahan. At isa pang katotohanan, may mga bagay sila na maaaring ibahagi sa atin na makapagbibigay ng kasiyahan din sa atin. Kaya napakalaking challenge yun dahil tayo ay kumikilos at gumagalaw sa mundo na punong-puno ng kasalanan. Kaya isang bagay na dapat nating alalahanin parate, piliin mo yung mga taong pakikitunguhan mo. Siguraduhin mo parate na sila yung mga taong nandyan upang palakasin ang pananampalataya na meron ka. Sila yung nandyan upang palakasin yung loob mo sa tuwing ikaw ay nanghihina. Hindi yung sila pa ang magiging dahilan upang malayo ka ng tuluyan sa ating Panginoon. Dahil gaya ng sabi ng salita niya sa Corinthians chapter 11 verses 14 to 15, hindi ito katakataka sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Kaya hindi katakataka na ang kanyang mga lingkod ay magkunwaring lingkod ng katuwiran. Ang kanilang kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. We should be very careful, mga kapatid. Dahil ang mga kasama mo na akala mong magbibigay ng kasiyahan sa iyo ng walang hanggan ay maaaring magdulot sa iyo ng kapahamakan. Pero syempre, paglilinaw lang, no? Hindi ko sinasabi na yung mga kasama mo ngayon ay mga kampo ni Satanas. Hindi po yon. Kaya lang, may mga kilos at gawa sila na maaaring maging dahilan upang mailayo tayo sa ating Panginoon. Kaya ang pangatlong punto natin, kapatid, kung nais natin na mapanghawakan at patuloy na magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon, we should surround ourselves with faith people. Piliin mo parate na laging makasalamuha yung mga tao na may pananampalataya. Kaya again, mga kapatid, ang tatlong punto na dapat nating alalahanin, faith is the first step toward the promises. Second, faith surpasses impossibilities. And third, surround yourself with faith people. At bilang pagwawakas, mga kapatid, nais kong basahin ang salita ng Panginoon. Hebrews chapter 12, verse 2. Ang sabi rito, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya, nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. At kung meron man tayong tutularan na titignan kaisa-isa na dapat nating gayahin pagdating sa pananampalataya, yun ay ang ating Panginoong Jesus. Na kahit anuman ang kahihiyan na kanyang dinanas, na kahit anuman yung sakit o unos na kanyang tinanggap mula sa mundo, hindi niya ito inalintana. Sapagkat alam niya sa kanyang sarili na may magandang patutunguhan ang kanyang gagawin para sa atin. At yun ay magdudulot ng kaligtasan sa kanyang mga minamahal. Opo, sa atin po ng mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, lagi lamang po natin ituon ang ating paningin sa Kanya sapagkat Siya ang tagapagtapos ng ating pananampalataya. He is the finisher
of our faith. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Kung ikaw, yung kapatid, sinasabi mo na, Lord, oo nga, no? Alam ko yung mga ipinangako mo sa amin. Meron akong pagkakakilanlan kung sino ka. Alam ko yung mga bagay na ginawa mo patungkol sa mga bagay na imposible. Pero, ito pa rin ako nananatiling takot. Kapatid, muli kong ipinapaalala sa iyo. Normal ang makaramdam ng hindi ibig sabihin nun, eh, pihinto na tayo sa pananampalatayang pinangahawakan natin. Dahil ang unang hakbang, sabi nga, upang tanggapin natin ang mga ipinangako sa atin ng Panginoon, ay magkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya. At mangyayari lamang yon kung ikaw ay personal mong tatanggapin siya sa iyong buhay. Dahil siya ang magbibigay sa iyo ng tunay na pananampalataya. Siya ang magpapaliwanag, magpapaunawa sa iyo kung ano nga ba ang dapat mong pangawakan. Kung ikaw yung tao na yon, sabayan mo lamang ako sa panalangin ito. Ikit mo ang iyong mga mata, ikit mo ang iyong ulo. Sabihin mo sa kanya, huwag kang mahiya, huwag kang matakot. Isipin mo na lahat ng ito ay personal mo na pagsamba, pagsuko, at paniniwala sa kanya. Sabihin mo, Panginoong Jesus, tawad po. Inaamin ko, napakarami kong kasalanan. Napakarami kong pagkukulang. Ako yung nagduda sa'yo. Ako yung hindi nagtiwala sa'yo. Pero sa mga oras na ito, binubuksan ko po ang puso ko. Inaanyayahan kita. Pinapapasok kita. Ikaw ang aking maging Panginoon. Aking tagapagligtas. Sa aking paglakad, bilang iyong mananampalataya, tulungan mo po ako. Samahan mo po ako na panghawakan ang lahat ng mga ipinangako mo. Isulat mo po ang aking buong pangalan dyan sa aklat ng buhay. Inatanggap ko po ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. At kung tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, binabati kita kapatid sapagkat tunay at ganap ka na anak ng ating Panginoon. At ito yung unang hakbang na kailangan mong maunawaan at maintindihan na hindi lamang sa pamamagitan ng salita ng tao ikaw naging anak niya, kundi dahil na rin mismo sa kanyang ipinangako. Nasabi niya, kung sino man ang pinananahanan ng anak ng tao, ay pinananahanan na rin ng Espiritu ng Diyos. Kaya nasa iyo na ang kaligtasan. Nasa iyo na ang buhay na walang hanggan. Tanggapin mo ito, panghawakan, at lalo pang palaguin sa pamamagitan ng pagdalo sa ating mga gawain. At syempre, gaya ng ibinahagi ko sa inyo kanina, we should surround ourselves with faith people. Lagi nating piliin na samahan tayo, samahan natin yung mga kapwa nating mananampalataya kay Kristo. Dahil tabak ang nagpapatalim sa kapwa niya. Yun lamang po mga kapatid, at muli inaanyayahan namin kayo na magpatuloy sa ating pag-aayuno. Nasa ikatlong araw na po tayo ng ating pag-aayuno, huwag tayong huminto. Sabi niya, kung tayo ay hindi hinto, natanggap tayo ng gantimpala galing sa Kanya. Kaya mga kapatid, bilang pagtatapos, let's have our closing prayer. Muli nating ipikit ang ating mga mata at itungo ang ating mga ulo. Aming Amang Diyos na nasa langit, muli po kaming nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo. Tunay nga na ikaw ang Diyos ng lahat. Ikaw ang Panginoon ng mga bagay na imposible sa aming mga paningin. At salamat po Lord, dahil alam namin na hindi ito dahil sa aming lakas, hindi ito dahil sa aming galing, kundi dahil lamang sa habag at grasya mo, kaya kami nakapagpapatuloy sa iyo. Sa gabing ito, Panginoon, patuloy kaming humihingi, humihiling ng kalakasan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Sa aming pag-aayunong ito, Ama, ikaw po ang siyang manguna, ang iyong Espiritu Santo ang gumabay sa lahat-lahat ng aming desisyon sa buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga kapatid namin na sumama hanggang sa simula, hanggang sa pagtatapos, Panginoon, ng gawaing ito.
Tulungan mo ang bawat isa na panghawakan namin parate ang pananampalataya na pinasimulan mo hanggang dulo, Panginoon. Ganun din, Ama, hayaan mo po na tanggapin namin ang lahat ng mga ipinangako mo. Hindi man po namin makita kung paano, kung saan at kung kanino darating, basta't isa lamang ang sigurado. Ito ay aming tatanggapin kung kami ay hindi hihinto sa iyo. Kaya maraming maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Itinataas namin sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at karangalan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen! Amen and Amen. Sama-sama nating itiklara, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it. I receive it. In Jesus' name. Amen. Receive you. Yes, I am. Have a great day.